Panginoong Diyos, lahat ng san pinakpan. Awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san pinakpan. Awit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang punong kahoy, bungang punong kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, papurihan, aba kong sariling buhay.
Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nabatbat ka poong Diyos ng liwanag na maganda. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila umaasa sa iyo ay nag-aabang. Umasa sa pagkain sa kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa Kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa Kanya. At may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng Kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Kayo ba man ay wala ring pag-unawa? Tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan at kahangalan.
Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Sa Ebanghelyo po natin ay mas maganda hong makita ang pagkakadugtong at ugnayan mula ho sa Ebanghelyo natin kahapon kung bakit ganito ang sinasabi ho ni Jesus. Sa Ebanghelyo ho natin, sabi ho ni Jesus, hindi ang pumapasok sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Bakit niya sinasabi ito? Kasi kahapon, kung matitignan po natin yung Ebanghelyo, ay karugtun po mula rin po sa ikapitong kapitulo ho ng Ebanghelyo ho ni San Marcos, si Jesus po ay sinita ng mga Pariseo. At ganun din ang kanyang mga alagad. Bakit? Kasi sabi nila, bakit yung mga alagad mo, Jesus, hindi sinusunod ang ritual na paghuhugas na minana sa mga ninuno? Kasi tingin nila, sa bawat gagawin nila, ay kailangan hugasan o linisan o magkaroon ng cleansing. Pero sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi yung pumapasok sa iyo ang magpaparumi sa iyo. Kung hindi, si Jesus sa Ebanghelyo, mas pinalalim ang pag-unawa. Hindi ano ang kinakain mo, hindi kung ano yung pumapasok sa iyo, kundi ano ang laman ng puso mo. At yun ang mahalaga sa mata ni Jesus. Ano ang laman ng ating puso? Kasi kung ano ang laman ng ating puso, yun din ho ang lumalabas sa ating bibig. Kung ano ang laman ng ating puso, yun din po ang lumalabas sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin. Kung ang laman ng puso natin ay panghusga, paano natin tratuhin ang ating kapwa ay nagmumula rin ho sa laman ng puso natin. Kung mapanghusga ang laman ng puso ng isang tao, iba na ang paningin niya sa kapwa niya. May makita lang na isang tao, marami nang naglalaro sa isipan niya, pero hindi naman niya kilala. Kung paninirampuri ang laman ng puso ng isang tao, ayan, diyan na lumalabas ang mga kwento at alamat ni Marites. Kung galit ang laman ng puso, ayan na, laging nakikipag-away, parang laging mainit ang ulo, galit ang nilalaman ng puso. Pag may nakita kang isang tao na kinagagalitan mo, yun yung laman ng puso, galit. Pag nakita mo, kahit hakbang lang niya, sira na ang araw mo. Paalala ho sa atin ng Ebanghelyo na tayo ho mga Kristiyano, unang-una sa lahat ay linisin at subukan ho ang puso natin ay magkaroon ng pagbabago at paglilinis. At hindi ba't itong kagandahan ng ating pananampalataya? Hindi tayo mga Kristiyano dahil magagaling at mababait tayo. Tayo ay Kristiyano, niyayakap natin ang kahinaan natin. May kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang pagkukulang. May kanya-kanyang dungis. May kanya-kanyang kasalanan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, sa kabila ng ating dungis at kasalanan, meron tayong Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na nag-iimbita sa atin para maglinis ng ating puso. Iniimbitahan tayo sa pagbabago ng ating buhay. Kaya kung ano man ang nakaraan mo, kung ano man ang mga kahinaan mo, kung ano man ang laman ng puso mo ngayon,
Hindi pa huli ang lahat. Laging may pagkakataon para magbago ang ating puso. There is always that grace of conversion of heart. At ito po ang biyaya sa atin lagi at paanyaya sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang pagbabago ng puso natin sa pagtalikod natin sa kasalanan at niyayakap ang pagtahak sa buhay ng kabutihan at kabanalan, sumusunod sa yapak ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga ho, dito sa simbahan ng Quiapo ay laging bukas ang pagkakataong ito ng pagbabago at pagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga ho, may kumpisal tayo lagi rito. Tanda ng ating pagbabalik loob sa Diyos. Tanda ng ating pangangailangan ng grasya ng Diyos para ang puso ay malinis, ang puso ay magbago, at ang ating dumi at mapangit na nakaraan ay tuluyan nating talikuran. At lumalakbay tayo kasama ang mahal na pong Jesus Nazareno nang may pag-asa tungo sa ating hinaharap bilang mga Kristiyano. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Ang ating itugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo na kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tinapay at alam.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa. Upang mapalakas kaming mga mahihina, ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala nga hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ang mga banal na kapiling mong lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inan ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
katawan ni Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa aming bigay, tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong nakaraang taon, ay maaari niyo na pong dalhin dito sa simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay. Kami niloob mong makapakinabang kaisaan ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,